paano gumawa ng ube condensed milk. Panoorin mo ito hanggang dulo. Una ay unahin muna nating gawin itong tatlong ingredients na ito. First ingredient, kailangan ng 2 cups na powdered milk, any brand. Gumamit ako ng Bear brand. Second ingredient, 2 cups ng white sugar. At third ingredient ay 1 cup na tubig. Gamit ng kaldero o kaserula. Maglagay ng 1 cup na tubig. At maglagay ng 2 cups na white sugar. Painitin at i-boil ito hanggang sa ma-dissolve ang asukal. Haluin konti. Pag 90% na na-dissolve na ang sugar ay maglagay ng 5 tablespoon na ube powdered na flavoring. Magdagdag ng 1 teaspoon na ube food coloring gel any brand. Please note na hindi pare-pareho ang kulay ng iba't ibang brand kaya mag-adjust na lang kayo sa kulay. Ilagay sa low setting ang apoy. At haluin ng mabuti para ma-distribute ang kulay. Pag nag-boil na at na-dissolve na ang sugar ay idagdag ang 2 cups na powdered milk, any brand. Gumamit ako ng Bear brand powdered milk. Low setting ang apoy. Haluin. I-off na ang stove. Kahit na may buo-buo pa rin ay okay lang yan. Pag na-mix na ay ilagay ito agad sa blender at i-blend ng 1 minute or more hanggang sa wala na yung buo-buo na Bear brand. Ilagay agad sa blender habang mainit pa. At i-blend ito ng 1 minute or more hanggang sa wala na ang buo-buo na Bear brand. Mag-ingat lang sa gamit nyong blender, baka masira. Make sure na heat-proof ang blender nyo. Kung wala kayong blender ay pwede ang emulsion blender at whisk, basta iwasang magka-bubbles ang ube condensed milk. Pagkatapos ma-blend ay may mapapansin kang bubbles sa top. Alisin ito at huwag itatapon. Ilagay sa malinis na container at pwede mo pa itong gamitin. Pag natanggal na ang bubbles ay lagyan ng cling film food wrap sa ibabaw. Make sure na ma-touch ang cling wrap ang ube condensed milk. Sa proseso na ito ay maiwasang mamumuo ang top ng ube condensed milk habang lumalamig. Kahit hindi nalagyan pag malamig na ang ube condensed milk. Sa lahat ng sangkap na ginamit ay nakagawa ako ng 700 ml na ube condensed milk. Mapapansin mong runny pa ito dahil mainit pa. Magiging thick ang consistency niya gaya ng nabibili sa stores pag malamig na siya. Try nyo ito gawin. Napakasarap at napakabango. Pwede nyo store sa ref nyo ng matagal hanggang 3 months. Salamat po sa pagnood. Sana ay panoorin nyo rin ang video recipe ko kung paano gumawa ng condensed milk. At kung nagustuhan mo ang video recipe na ito at kung may kilala kang mahilig gumawa ng mga food na ube flavor ay pwede mong i-share ito sa kanya para malaman niya rin kung paano gumawa ng ube condensed milk.